Sa pulong naman na pinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, nanawagan daw siya ng maagang resolusyon sa gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia. Wala siyang malinaw na pinapanigan sa issue pero tiniyak daw ng ating militar at mga pulis na handa sila sa anumang pwedeng mangyari. Tuloy naman ang uwian ng ating mga kababayan mula roon. Magbabalita si Marian Enriquez. Higit kalahating araw bumiyahe ang Pinoy na si Jeremiel kasama ang asawang Ukrainian at dalawa nilang anak papunta sa border ng Moldova. Pero hindi sila nakalusot dahil walang visa si Jeremiel. Buti na lang at sinwerte sila sa border ng Romania kung saan mga kababayang Pinoy ang tumulong sa pamilya ni Jeremiel. Ewan ko kung gusto ba ni Putin na sakupin ang Ukraine or sirain ang Ukraine. Talagang parang mercenary yung nangyayari. Talagang tinatarget na pati mga civilian. Kaya ang gobyerno natin puspusan ang isinasagawang repatriation efforts. Kagabi, 13 Pinoy na naipit sa Ukraine ang nakauwi na sa bansa. Thank you po sa lahat ng tumulong sa amin doon kasi po sobrang hirap ng pinagdaanan namin bago makarating dito. Sabi ng Department of Foreign Affairs, sasagutin ng gobyerno ang hotel accommodation, biyahe at pagkain ng mga repatriated OFW. Klinaro rin ng DFA na bukas ang bansa sa mga refugee. Ang Embahada ng Pilipinas sa Warsaw may mga naisuhan na raw na visa sa mga asawang Ukrainian na babae. Ang malaking problema raw ngayon ay ang mga Pilipinang nakapangasawa ng Ukrainian. Dahil sa idineklarang martial law, pinagbabawal ang pag-alis ng mga lalaking Ukrainian na 18 to 60 years old. Some of them really decide to stay and some of them yung ating Filipina and the kid. So yun ang decision, so we're able to include them in the repatriation. Nagpatawag na rin ng special meeting ang Pangulo sa Gabinete at security officials ng bansa para mapag-usapan ang implikasyon ng gera sa Ukraine. Pero hindi pa malinaw kung isa sa publiko ang pinag-usapan dito. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.